takes a long hour kasi parang nag-an hour akong binabag ko siya sa buho ko. Which is, eto naman yung kinalabasan. Sobrang lambot. Parang ang feeling ko, yung parang bagong ribanda ko. Tapos nag-iba ako ng haki ng buho. Hinati ko siya sa gitna para talagang ramdam na ramdam ko na ribanda ko, guys. So, niya mo, pinahanginan ko lang siya sa electric pump. Pinatuyo ko lang siya. So, ito yung kinalabasan niya. Sobrang ganda. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Jonna and welcome back to my channel. So, kung di pa kayo nakaka-subscribe guys, mag-subscribe na kayo. And click the bottom bell para ma-notify kayo sa mga video ko. So, bakit ako nandito ngayon? Siyempre, meron na naman akong i-share sa inyo na na-experience ko. Siyempre, as hindi na... Nga bala, first, gusto ko muna mag-thank you sa 70 subscribers ko. So, maraming salamat sa inyo guys. So, konting push na lang, magiging 1K na tayo. At sana, sa pag-giveaway ko, sa 1K ko, maasahan ko kayo guys. So, mag-participate kayo para manalo kayo ng exciting prizes. Sa FB ko, i-announce kung ano yung mapapalagyan ninyo. So, guys, so, nandito ako ngayon para sabihin sa inyo na meron akong i-review. Hindi makeup, hindi skincare routine, hindi lip tint, kundi my hair routine. So, hair routine. So, ngayon kasi meron akong nireview yung product, which is viral na viral din naman siya ngayon sa YouTube. Yung tinatawag nilang consuka, pero hindi conditioner yung gagamitin natin. Ito yung sinatawag nilang instant rebound. Ano nga ba yung product na yun? Hindi natin patatagalin pa. Ang nireview na to ni Miss Cheska, isa siya sa vlogger ngayon na siya yung may million views na ng review na, siya yung inspired ko dito sa review na to, which is hindi ko naman siya ginagaya kasi iba naman yung approach na, at saka iba yung treatment na i-explain ko sa inyo guys. So hindi ko na patatagalin pa yung Simply G na keratin conditioning shampoo. Sa review ni Miss Cheska, meron siyang ginamit doon na shampoo, yung step 1. Ito kasi step 2. Sa kung mapapansin nyo guys, sa siya yung ginamit niya. Ang binili ko guys is yung naka-tube na siya na product. Kasi, nung time na pumunta ako sa HBC, yun nga, saan nga siya nabibili and then kung magkano. Ito, yung nabili ko siya for only 90 pesos sa HBC. So, wala na kasi siyang sachet dun, guys. Kaya, ang ginawa, ang binili ko na lang is ito. Since gusto ko magawan talaga ng review itong product na to. So, mapapansin nyo, guys, shining-shiny yung hair natin ngayon. At sobrang bagsak. Yung ginawa ko dito, guys, syempre, mamaya papakita ko sa inyo yung video kung paano ko siya trinit sa buho ko. At the same time, pinatuyo ko lang siya sa electric pan. Ngayon, ipapakita ko muna kung ano yung mga ginamit kong product na ma-achieve itong hair na to. At saka syempre guys, hindi lang naman kasi aalagaan natin yung mukha natin, aalagaan natin yung balat natin. Syempre kailangan din natin alagaan yung buhok. Isa sa mga inaalagaan natin mga babae yung buhok. Nagme-maintenance tayo ng buhok, nagme-maintenance tayo ng kutis, nagme-maintenance tayo ng skincare product. Syempre, yung buhok importante din 'yan. Kung mapapansin niyo sa last video ko na nag-declare ako, na nagsabi ako na naribanda ko. Oo, nagparibanda ko, pero it's months ago na, siguro mga 5 months ago na. Kailangan pa rin talaga natin i-treatment yung buhok natin para ma-maintain natin at hindi tayo paulit-ulit na gumagastos para magpariband. So, yun nga guys, bukod dito, so naiba tayo, bukod dito sa keratin riband, gumamit din ako ng suka. Syempre, ang suka na ginamit ko is silver swan. Hindi ako gumamit ng dato puti para maiba naman. Pero pares naman silang suka. Kasi usually sa nakikita ko, dato puti versus dun sa ginamit nilang conditioner or treatment na keratin treatment. Actually, conditioning siya. Hindi siya totally keratin na treatment na sinasabi na yung nabibili na matapang. Kung maaamoy nyo guys, si keratin conditioning treatment therapy. Sobrang bango niya. At saka, sobrang bango niya guys. Itry nyo siyang gamitin. At saka ito guys, advisable siya na pwede mo siyang gamitin replacement kay cream cell. So, kung wala kayong cream cell, pwede siyang gamitin conditioner. Pero kung gagamitin nyo siyang treatment together with
suka, siguro much better kung once a week. Pero guys, panoorin yung other thoughts later, i-explain ko after nyo mapanood yung video kung paano ko ginamit or paano ko yung ginawa sa buhok ko itong look na to. As in, sige nyo, sobrang shiny para ma-maintain nyo itong looks and then kung rebind kayo para hindi kayo gasmat. So watch nyo muna itong video na to. Please watch this. Hi guys! So yun nga guys, umpisa na natin gawin yung treatment na to. So madalas ginagamit nila, diba? Puti, silver swan. So guys, imimix katulad ng mga usually napapanood nyo, imimix natin siya. Pagsasamahin natin sa tabo. So, mix natin. Check natin. So, hindi ako... So, explain ko nga kanina, diba? In-explain ko na hindi ako gumamit ng shampoo. Kasi... binili ko lang talaga conditioner. Tapos, itatry natin. Yan, tansyayin nyo lang kung yan ba yung kaya ng buhok nyo. Sana maganda yung kalabas. Ah. So, ayan. Ayan na, guys. Diyan nyo yung suka. Bango. Ayan ang chicharon. Where's the chicharon? So, syempre, ibababad natin yung buhok natin later. So, i-mix nyo. Mix nyo siya, guys. Pwede nyo siyang kamayin, siguro. Para mas lalong ma-mix yung suka dun sa pinaka-condition. Mag-adjust. So, since maiksi lang yung buhok ko, wait lang. I-fight na natin. Much better kung mag-a-apply kayo neto is naka-dark kayo na damit. Para, syempre, kung although wala naman siyang mancha, so, ikinalag ko mo yun. Nalagay ko. Kasi kinamay ko siya eh. Much better kasi kung hahaluin mo siya, kamayin mo na lang. Kasi na naman ako nakatingin. So, again, ulitin ko, mabibili mo siya sa... Nabili ko siya sa HBC na naka-bottle for 92 pesos kasi naghanap ako ng... napasashay, pero unfortunately, wala silang stock that bag. Suka naman kahit saan makakabili kayo. So, later, titignan natin kung maganda yung kalalabas. Apply mo lang siya. Hindi hassle pag next yung buhok nyo. Ang hassle niyan, guys, pagka syempre, ang hassle dyan, pagka mahaba buhok mo, saka alam mo talaga yung may katulong. Pero pag ganito, kahit ikaw na lang yung mag-anong. Saka, ubusin natin yan. So, ayun nga guys, almost done na tayo. So, just notice ka na. So, after nito, ibabalot ko lang siya ng plastic. Tapos, mamaya, tignan natin yung... So, nakita niyo naman kung ano yung kakalabasan nito. So, ayan. So, guys. So, eto na yung treatment natin ng... Instant Reborn for affordable price skincare routine natin. So, yun lang guys. So, see ya later! So, yun guys, na-watch nyo na yung video kanina ng mga kung paano ko siya treatment sa buhok ko. It takes a long hour kasi parang nag-an hour ako, binabad ko siya sa buhok ko. Which is, eto naman yung kinalabasan. Sobrang lambot. Parang ang feeling ko, yung parang bagong riband ako. Tapos nag-iba ako ng hati ng buhok. Hinati ko siya sa gitna. Para talagang ramdam ko na riband ako, guys. So, yun, pinahanginan ko lang siya sa electric pump. Pinatuyo ko lang siya. So, ito yung kinalabasan niya. Sobrang ganda. Ayan. Kanina kasi, actually, yung buhok ko kasi, type siya ng buhok na malagkit. Kahit sinapo ko sa conditioner. Pero, pag niriband, ito, oh. Ganyan naman guys, sobrang
Sobrang kala mo talaga ni Riban, ang kinta, Brazilian na Brazilian, di ba, ang bongga. Kaya ano pang inaantay nyo, try mo na to. Saka guys, after nito, syempre, hindi ang ginamit kong shampoo, hindi Simply G. Ginamit ko pa rin yung shampoo at saka yung conditioner. Saka hindi ito inulit kong conditioner. Ginamit ko pa rin yung daily na shampoo ko. Ginagamit ko yung Sun Silk, Hello Sun Silk, and then yung Cream Silk. Guys, nga pala, aanin ko lang, kung magte-treatment kayo, tama once a week lang. Or advisable nga talaga once a week lang. At the same time, minsan nga, cream silk dapat every other day mag-cream silk kayo. Kung yung buhok nyo ay masyado ng... Ay, minsan sa age kasi natin na, lalo pag nagdadalaga ka, yung lagas ng buhok kasi hindi mo maiiwasan yan. Kung pwede, hindi mo ibababa din sa treatment yung buhok mo. Kasi minsan, nagtatampo din siya or dyan nagiging cause ng mga irritation sa buhok. The more na nagkakaroon ng split ends, nagda-dryness. Kaya much better guys, kung kaya naman na once a week lang yung treatment natin at every other day lang yung pagko-conditioner natin para maiwasan din yung... Siyempre, yung conditioner naman, oo, nandyan yung sobrang lambot, sobrang dula, sobrang bagsak. Pero kasi pagkaligo mo, honestly, hindi lang naman ako nakaka-experience yan. Ang lakas makapagpalagas ng cream silk. Alam niyo yan, guys. Minsan, may experience mo, parang mapapanood ka na, parang mapaparanoid ka, tumutubo ba yung buhok ko? Kasi mas marami pa yung nalalagas kumpara sa tumutubo. Kaya, advice ko lang, guys, yun nga, kung much better kung magti-treatment kayo, or ulit, once a week. And then, yun nga, every other day yung cream silk. Sana guys, may natutunan kayo sa video na to. Hindi ko na patatagalin pa. So, yung sa mga hindi gustong gumastos ng malaki at gustong ma-maintain ang kagandahan ng buhok para hindi pa ulit-ulit tayo mag-reband. At ma-maintain natin kung kaya after 1 year, hindi every 6 months or 1.5 year, hindi natin lilutuin sa gamot, sa salon yung buhok natin. Para ma-maintain lang natin, gumamit tayo ng mga alternative para ma-maintain natin kagandahan ng buhok. Yun lang. Anyway, sana may natutunan kayo sa review nito. Kasi hindi pa na makakasubscribe again, all-put na sinasabi, mag-subscribe na kayo. And then, click the button below para ma-notify kayo sa next video ko. Again, bye-bye. This is Jonna. And welcome to, or bye-bye. See you on my next vlog. Bye-bye.